Ano ang tinutukoy na walang hanggan? Kahit minsan ba sa iyong buhay ay napaisip ka kung saan ka pupunta pagkatapos mong mamatay sa iyong katawang lupa? Kung oo ang iyong sagot, ay mabuti dahil madali mo lang maintindihan ang video na ito. Ngunit kung hindi pa, ay baka oras na para tanungin mo rin ito. Kung ikaw ay batang 80s, ay nasa kalahati ka na ng lifespan ng buhay ng tao na bigay ng Diyos. Kung ikaw naman ay pinanganak sa taong Y2K pataas, ibig sabihin ay bata ka pa. Pero hindi pa rin safe para mag-relax dahil ang buhay ay pwedeng mawala sa isang iglap. At kung ikaw naman ay nasa 60 years old na pataas at hindi mo pa alam ang patutunguhan ng tao pagkatapos ng pamamalagi sa mundo, ay kailangan mong makinig dito. Psalms chapter 90 verse 10. Ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang, o kung malakas pa ay aabot ng 80 taon. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan, talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. Ang buhay ng tao bago ng baha ay umaabot sa mahigit 300 years old, pero pagkatapos ng baha ay naging maximum ang 120 years old. At sa panahon ni David ay sinabi niya ang mga tekstong ito na aabot lamang sa 70 to 80 years ang buhay ng karamihang tao. Exception na lang sa mga taong umabot ng mahigit 100 years old. Ang pinakamahaba ang buhay na tao sa Biblia ay ang lolo ni Noah. Siya si Methuselah na umabot ng 969 years old. Genesis chapter 5 verses 26 to 27. Matapos isilang si Lamech, nabuhay pa si Methuselah ng 782 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 969. Totoong naging mahaba ang buhay ni Methuselah dahil halos abot na ito ng 1,000 years. Ngunit kung ikukumpara natin ang 1,000 years sa eternity o yung walang hanggan na pinag-uusapan natin, ay wala itong panama dahil ang eternity ay walang katapusan o walang hanggan. Kung mapapansin ninyo ay naging mahaba ang buhay ni Methuselah, ngunit siya ay nanatiling makadiyos dahil siya ay nagmula sa lahi ni Seth, ang lahi ng mga tao noong unang panahon na matuwid para sa Diyos. Lalo na't nakita niya ang tatay niyang matuwid na si Enoch na kinuha ng Diyos. Ito rin ang dahilan kaya maging si Noah ay naging matuwid sa mata ng Diyos kahit na lahat na ng ibang mga tao sa kanyang paligid ay nakurap. Ngayon, isipin natin ito. Kung ang 969 years na buhay ni Methuselah ay hindi niya ginawang prioridad kumpara sa Diyos, ay ano pa kayang halaga ng buhay ng tao ngayon na aabot lang ng 70 to 80 years? Wala itong panama sa walang hanggang panahon pagkatapos ng buhay sa mundong ito. Ulitin natin na ang tao ay may espiritu, kaluluwa at pisikal na katawan. Kapag namatay ang tao, ay babalik sa Diyos ang espiritu at babalik sa labok ang pisikal na katawan. Samantala naman na dalawang lugar lang ang pwedeng puntahan ng kaluluwa ng tao: ang paraiso o ang Hades. Totoong hindi pa ito ang pinaka-final na destinasyon dahil mayroon pa yung White Throne Judgment na magaganap pa lang sa hinaharap pagkatapos pa ng millennial reign of Jesus Christ dito sa lupa. Ngunit nagsimula na ang walang hanggan para sa mga kaluluwang namatay ang kanilang mga pisikal na katawan. Hebrews chapter 9 verse 27. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom ng Diyos. Itinakda na minsan lang mamatay ang pisikal na katawan at pagkatapos nito ay alam na agad ng kaluluwa kung saan siya mapupunta, either sa walang hanggan na kamatayan o sa walang hanggan na buhay. Kapag sinabi nating walang hanggan na buhay, ay nasa presensya ito ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbibigay buhay at kung ang isang tao ay nasa Diyos, siya ay may buhay na walang hanggan. John chapter 4 verse 14. Pero ang sinumang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw, dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kapag sinabi naman nating walang hanggang kamatayan, ay tumutukoy ito sa walang hanggang paghihirap. Kahit na nasa Hades temporary ang isang kaluluwa, hanggat hindi pa natatapos ang White Throne Judgment, ay paghihirap pa rin ang naririto. At ito'y umpisa pa rin ng walang hanggan para sa kaluluwang ito. Daniel chapter 12 verse 2. Bubuhayin ng marami sa mga namatay na. Ang iba sa kanila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, pero ang iba ay isusumpa at ilalagay sa kahihiyang walang hanggan. Sigurado ako na ayaw mong mapunta sa walang hanggang paghihirap kapag na-expire na ang iyong katawang lupa. Yung mga paghihirap na sinabi sa Hades ay yung tipong magngangalit ang iyong mga ngipin. Ibig sabihin nito na napakahirap talaga dahil magngingit-ngit ang iyong mga ngipin sa sakit. At ito ay walang hanggan. Hindi lang ito 10 years, 100 years, o 1,000 years, kundi ito ay tuloy-tuloy at walang katapusan. At sigurado ako na ayaw mong magpunta sa lugar na ito kung saan punong-puno ng paghihirap tapos wala pang katapusan.
Nais kitang bigyan ng kakaibang experience ngayon para hindi mo isipin na sisiw lang ang pupunta sa Hades dahil doon ay walang pangiting-ngiti kundi hiyawan at iyakan sa sakit ang maririnig. Ang iyong napakinggan ay isang tunog na narinig sa isang napakalalim na hukay sa Siberia sa Russia. At marami ang nagsasabi na ito ang tunog ng ingay ng mga taong nagngangalit ng ngipin sa Hades. At sigurado kung ayaw mong magpunta doon kapag na-expert na ang iyong physical na katawan na kaya lamang mag-exist ng 70 to 80 years sa generation na ito. Kaya ang tanong ngayon, napapatanong ka na ba kung saan ka pupunta na walang hanggan pagkatapos mong mabuhay dito sa mundo? Para sa mga tunay na Kristiyano ay oo. Kaya natin pinag-aralan ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay para masiguro natin ang walang hanggan na ating destinasyon. Walang iba kundi ang pangako ng Lord Jesus Christ. 1 John chapter 5 verses 11 to 12. At ito ang patotoo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang sinumang nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sinumang wala sa kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Ganito kahalaga ang pagtanggap at pag-aaral sa salita ng Diyos na wala ding iba kundi ang nagkatawang tao na si Lord Jesus Christ. Naging tao siya para lang iligtas niya tayo mula sa pagkakasumpa dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan ay muntik na lahat ng tao ay diretso sa walang hanggang kahihiyan at paghihirap. Doon sa walang hanggang kamatayan. Pero mabuti na lang at nagtagumpay ang Lamb of God, ang light of the world, kaya tayo ay nabigyan ng pagkakataon para makapunta sa walang hanggang buhay, sa magandang paraiso na inayos ng Lord Jesus Christ para sa kanyang mga hinirang. Ang kaligtasan ay na kay Hesukristo lamang dahil siya ang pinadala ng Diyos Ama at kailangan na tayo magkaroon ng personal na relationship sa Kanya. Relationship na siya ang ating Lord, Diyos, Hari, Manunubos, Kuya, Asawa, Ulo o Pinuno, Master, Ilaw, Buhay, Pagkain, at marami pang iba na tinuturo niya rin sa Biblia. John chapter 1 verse 4. Ang salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na ito'y ilaw, dahil itong nagbibigay liwanag sa mga tao. John chapter 10 verses 28 to 29. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman ay hindi sila mapapahamak, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ngunit hindi na ito ibig sabihin na walang taong pwedeng mahulog at mawala ang buhay sa kanya. Dahil ayon sa Matthew chapter 7 verses 21 to 23 ay mayroong mga tao na akala nila kung sila ay nakakabit kay Lord Jesus Christ pero sa huli ay hindi pala nila alam na hindi sila kilala ng Lord Jesus Christ. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ito yung mga taong hindi talaga nakilala ng lubusan ang kabuuan ng pagiging sino at ano ng Lord Jesus Christ. Ngunit kapag ang isang tao ay ganap na nakilala ang Lord Jesus Christ sa kanyang pagiging tao at pagiging Diyos, ay tiyak na magagawa niya ang nais ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tandaan natin na tayo ay katawan ni Kristo Jesus na siya ring Diyos, kaya tayo ay nagiging anak ng Diyos. At ang kagustuhan ng Diyos Ama ang dapat din na makita sa atin. At ito ang bunga ng Holy Spirit. Ito yung nasa Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. At ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig na ito ang pinakakatangian ng Diyos. Itong dahilan kaya niya pinadala ang bugtong na anak na Lord Jesus Christ para maging katubusan ng kasalanan natin at tayo ay maligtas. John chapter 3 verse 16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya
ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya yung tinutukoy na walang hanggan kung saan natin gustong mapunta pagkatapos ng expiration ng ating katawang lupa. Kaya niya sinabing siya ang Alpha at ang Omega, siya ang umpisa at ang wakas. Siya yung pinag-uusapan din natin na walang hanggan. Yung walang hanggan na kamatayan ay walang presensya ng Diyos, at kung walang presensya ng Diyos ay puno ng paghihirap at walang kapayapaan kundi pagngangalit ng ngipin ang naroon. Samantala naman na yung walang hanggan na Lord Jesus Christ ay doon naroon ang presensya ng Diyos. Doon ay punong-puno ng kasiyahan at walang paghihirap. Doon ay wala ka nang hahanapin dahil naroon ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagbibigay buhay na walang hanggan. Hebrews chapter 12 verse 14. Sigapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamuhay ng ganito. Kaya kahit narito pa tayo sa lupa, kahit na hindi pa man nag-expire ang ating katawang lupa, ay mamuhay na tayo sa Espiritu. Gaya ng tinuturo sa atin ni Kristo Jesus sa kanyang naging buhay tao at maging hanggang ngayon na tayo ay ginagabayan ng kanyang Santo Espiritu. Ngayon ang tanong, ito bang maiksi nating buhay ngayon ay gagamitin lang natin sa mga walang kwentang bagay tulad ng pagpapayaman at paggawa ng pansariling interest na walang koneksyon ng Diyos, o nararapat natin itong gamitin para mapalapit tayo sa Diyos at tayo ay mabigyan din ng walang hanggang buhay? Ikaw lang ang makakapagpasya nito, kaibigan. Ngayon, kung nais mo talagang magpunta sa walang hanggang buhay sa piling ni Lord Jesus Christ, ay pag-aralan mo ang iyong buhay ngayon. Ilang taon ka na ba? At sa mga nakaraang taon na ito, ay saan mo inubos ang iyong oras? Ito ba ay may koneksyon sa Diyos o wala? At kung marami ka pang katanungan, dahil sabihin na natin na nasayang ang maraming taon ng iyong buhay sa mga bagay na dito lang sa mundo magagamit, ay huwag ka nang magsayang ng panahon. Kilalanin na natin ng lubos ang Lord Jesus Christ. Basahin mo ang Biblia at kilalanin mo siya ng personal. Hanggang unti-unti mo siyang makilala ng lubos, dahil ikaw lang at siyang makakaalam kung kayong dalawa ay may tunay na relasyon. Romans chapter 8 verse 9. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi kay Kristo.